Malaki ba ang iyong problema? Gaano kalaki ang iyong problema? At yung tanong, gusto mo bang maalis yung malaki mong problema? Do you have a big problem? And do you want to remove that big problem? Yes or no? Siyempre naman, wala po kayo dito, hindi naman kayo lalapit sa Diyos kung wala kayong malaking problema. Di po ba? Pero yun yung tanong eh. Paano paalisin ang malaking problema sa ating buhay? Kailangan natin tanggapin, magkakaroon at magkakaroon tayo ng problema sa ating buhay. Pero kung maliliit lang na problema yan, kayang-kaya yan. Amen? Ang problema, pag malaki na, anong gagawin natin? Una, intindihin mo, unawain mo, saan ba nang galing yung malaking problemang yan? Where did that big problem start? Alam ko marami sa atin mag-uumpisa, magtuturo. Kasalanan po ng asawa ko. Kasalanan po ng anak ko. Kasalanan po ng biyanan ko. Kasalanan niyang kapitbahay ko, ng katrabaho ko, etc., etc. The problem may have started with somebody else. But remember this, that problem of yours has become big, not because of them, but because of you. Father, paano yun? Sila nag-umpisa, bakit ako nagpalaki ng problema? Bakit lumalaki ang problema? Kasalanan natin madalas. Paano? Sa pag-iisip natin. Amen? That causes your big problem. Nag-umpisa man ang problema sa iba, pero sino madalas nagpapalaki ng problema? Ikaw, pag palagi mong iniisip, at anong tawag natin sa palaging pag-iisip ng ating problema? Takot. Fear. That causes our problems to become big. Fear magnifies the negatives in our life. Tandaan niyo po yan. Pag may masamang nangyayari sa buhay mo at pag natatakot ka, lalong lumalaki yan at nilalamon ka ng takot mo. Amen? Paano mo papaliitin yung takot mo, yung masama na nangyayari sa buhay mo, yung malaking problema mo? Anong kabaliktaran ng takot? Tiwala, pananalig, pananampalataya. The opposite of fear is faith. Amen? And when you have faith, remember this, it magnifies the grace of God. When you have faith, it enlarges the love, the goodness, and the blessing of God in your life. Pag may pananampalataya ka, pag may pananalig ka, pag may tiwala ka sa Diyos, anong lumalaki? Yung mabuti. At pag lumaki ang mabuti, grasya ng Diyos sa buhay mo, lumiliit yung problema. Lumiliit yung masama na nararanasan mo sa iyong buhay. Amen? Meron pong dumating dito, mag-asawa. Nagpapasalamat sa akin. Kasi po, habang dumadaan sila dito sa kanilang financial na problema, pag napapakinggan po nila, napapanood nila yung homily ko, naiibisan daw yung kanilang masamang nararamdaman. Doon na open up din po nila, na-share nila. Hanggang ngayon, dumadaan pa po sila sa problema. Nag-umpisa pong umiyak itong mag-asawa. Kasi sabi nila, hindi naman nila kasalanan. Nagtiwala sila doon sa negosyo. Yung pala, niloko sila. Yung pala, merong illegal. Binampot sila ng mga pulis. Eh, merong pananiningil sa kanila, kailangan nila magbayad higit 6 million. Habang sila po ay nagsasalita, may pinaisip ang Diyos sa akin. May binulong ang Diyos sa akin. Alam po, sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, 6 million lang yan. Oo nga po, no? Sabi ko sa kanila, alam nyo, pinapasabi ng Diyos, 6 million lang yan. Kung may pananampalataya ka, masasabi mo, 6 million lang yan. Kasi alam nyo, meron mga tao, kaya nilang kitahin yung 6 million sa isang araw. Amen? Meron pa nga ibang tao, kaya nilang kitahin 6 million in 1 hour. Meron pa nga ibang tao, kaya nilang kitahin 6 million in 5 minutes. Pero paano posible yun? Kung takot ka, kung nagdududa ka,
Hindi mo masasabi, posible yun, imposible yun. Paano yung 6 million? Ilang taon na nga ako nagtatrabaho, ilang taon na nga ako nagpapagod. Hanggang ngayon, kahit isang million, hindi ko pa nakikita. Eh, kasi yung problema na sa'yo. Meron kang pagdududa, meron kang takot. Kasi, ilagay mo yan sa isip mo, ilagay mo yan, tanim mo sa puso mo. Sabihin mo, I know and I believe. Walang imposible. Hindi po ba? Naniniwala ba kayo? Sabi ko. Nagtitiwala ba kayo? Kung maniniwala ka, wala kang pagdududa at sasabihin mo, 6 million lang yan. Sandali lang yan. Amen? Eh ang Diyos nga, ang dami ng ginawang milagro. Pera lang yan. At sabi ko po sa kanila, ako naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos. By next year, babalik kayo dito. Wala na yung 6 million na utang na yan. At sobra-sobra pa yung ibibigay ng Diyos sa inyo. May maisosobra pa kayo. May maiipon pa kayo. Amen? Tanungin mo yung sarili mo. Eh ako, ano nangingibabaw sa aking buhay? Takot, duda, o pananalig, pananampalataya sa Diyos? Ano ang utos ng anghel kay Maria? Maria, huwag kang matatakot. Do not fear. Do not be afraid. Yan galing na mismo sa Diyos, ha? Utos sa atin. Do not be afraid. At pag sumunod tayo dito sa kautusan ng Diyos, nagiging makapangyarihan tayo, nagiging malakas tayo. Nasa atin na ang pagpapala ng Diyos. Pero bakit lumiliit ang grasya niya? Kasi pinapalaki mo ang problema sa pamamagitan ng takot mo. Tandaan niyo din po ito. When you keep on entertaining the devil, when you keep on listening to Satan, to the evil one, you will always have fears in your life. You will always have big problems in your life. But if you start to listen to the angel of God, then the grace of God becomes big in your life. Paano lumaki din ang grasya ng Diyos sa atin? Mawala, mapaliit ang mga malalaking problema sa ating buhay? Pakinggan mo ang Diyos. Pakinggan mo ang anghel niya. Siya nang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Merong problema sa atin. Palagi tayong nakikinig sa demonyo. At anong sinasabi ng demonyo? Palagi negative. Amen? Anong sinasabi niya sa iyo? Hindi mo kaya yan. Imposible yan. Mag-ingat kayo. Pag narinig mo na yon, na imposible, kanino galing yon? Alam nyo na dapat. Sa demonyo, sa masama. At pag narinig mo na yung masama na sinasabi ng demonyo, wala, hindi mo kaya, imposible, takpan mong tenga mo. Ignore mo siya. Huwag mong pansinin. Magdasal ka. Balikan mo yung sinabi ng anghel. Huwag kang matakot dahil walang imposible sa Diyos. Amen? When you have big problems in your life, proclaim always the goodness of God. Kahit na malaki ang problema mo, tingin mo lang yan. Ang mahalaga, unang-una, ipahayag mo ang kabutihan ng Diyos. Every day, as you wake up, proclaim this. Araw-araw, pagkagising nyo, sabihin nyo po ito, God is good! Amen? At ano ang sagot pag sinabi, God is good? May bago na daw po. Pag sinabing, God is good, ang sagot mo dapat, sobra-sobra. Hindi na all the time. Sabihin mo, sobra-sobra. God is good, matatakot ka pa ba? Sabihin mo sa problema mo, gaano pa kalaki yan? God is good, sobra-sobra.